Sumugod sa DOJ o Department of Justice ang halos 500 plan holders ng Pacific Plans para maghain ng reklamong syndicated estafa laban sa pre-need company. Karamihan sa kanila, mga matatanda na umaasa sana sa makukuha nilang pensyon. Taong 2005, nagsara ang Pacific Plans dahil sa pagkalugi. May report si Marisol Abduraman. Galit na nagprotesta ang mga Pacific Plan holders kanina sa tanggapan ng Department of Justice. Panawagan nila, ibalik ang perang ipinundar nila sa nasabing pre-need company. Dugot pawis namin yung pinuhunan namin dito mag-asawa. Ibalik niyo sana sa amin yung pera na para sa nag-iisa kong anak. Ninakawan. Yan ang gusto naming ipadala. More emphatic. Nakaw sa aming pinag-iiponang. Inalang sila sa halos 500 na naloko raw ng Pacific Plan na dumagsa sa tanggapan ng DOJ o Department of Justice kanina para maghain ng reklamong 1,600 counts ng syndicated estafa laban sa Pacific Plan. 800 counts ng each kind of estafa and then 77 counts of another kind of estafa. Matatanda ang taong 2005, nagsara ang Pacific Plans. Marami sa mga plan holder nito ang hindi na nabawi ang kabuuan ng kanilang mga ipinundar sa iba't ibang pre-need plan ng kumpanya. Naghain noon ng reklamo ang mga plan holder laban sa Yuchenko family, ang may-ari ng Pacific Plans at ilang opisyal nito. Ipinunto ng mga complainant, walang basihan ang inihain ng kumpanya na nalugi sila base raw sa financial audit na ginawa ng Securities and Exchange Commission o SEC. 2009, naibenta ang Pacific Plans at naging APEC Plans ito. Pero taong 2013, dinismiss ng DOJ ang reklamo laban sa mga Yuchenko at mga opisyal ng kumpanya. Ngayon ang inaalok, na-approve ng rehab plan. Sunog na yung kapital, tapos ito lang ang ibibigay nila. 1%. 1 to 2%. Karamihan ang dumagsak kanina, matatanda na kumuha ng pension plan. Ang ilan nga sa kanila, hirap nang maglakad. Tulad ng 65 anyos na si Juanita Mangahat na dating overseas Filipino worker sa Israel. Naglagak siya ng 184,000 sa pangakong magiging 500,000 ito kapag nag-mature na. Bomba din eh, bomba doon. Dito pala akong mabobomba. Pinuntahan namin ang tanggapan ng Pacific Plans sa Legazpi Village sa Makati. Pero alas 4 pa lang daw ng hapon, sarado na ang tanggapan. Wala na rin daw pwedeng magsalita mula sa kumpanya. Tinatayang nasa 30 billion pesos ang halagang ininvest sa Pacific Plans. Marisol Abduraman, GMA News.